Welcome to my vlog, Felisa Umali Vlog TV. Guys, good morning po sa inyo. Ngayon po ay papakita ko sa inyo paano po mag-repot ng aglonema dahil maraming na po ang aking aglonema. At tara guys, samahan niyo ako sa aking paglilipat. Ito guys, ang aking isang re-repot. Kasi ano na siya, sikit na siya sa kanyang lalagyanan. At tapos po yung naandun sa ano. Ito din, ano, red, kailangan na i-repot to kasi marami na sila. Ito guys, ang una natin, ano, ilalagyan natin siya ng bunot ng niyog. Gaganyanin natin siya guys. Pagkatapos guys ay ating gugut-gutin siya, ganyan. Pagkatapos, lagyan po natin siya ng yung pinabulok. May pinabulok po ako nung ano, ano nga ito? Saging na saba po yan. Balat po, saging na saba. Pinabulok ko po siya muna bago ko po siya ilagay dyan. Lagay po sa ilalim. Pagkatapos po, bago po natin lagyan ng lupa ang ating paso. Kailangan po yung magandang lupa, mataba. Guys, habang naglalagay ako ng lupa, paki-subscribe nyo po ako at i-like and share at paki-pindot po ng button bell notification para lagi kayong naka-update sa aking mga video. Ayan guys, ganyan ang paglalagay ng lupa at ng halamang aglonema. Kailangan nasa gitna siya tapos papalibutan po ng ano, lupa. At pagkatapos guys, nalagyan ng lupa, syempre huwag natin kalimutan, lagyan ulit ng balat ng saging na pinabulok dyan sa ibabaw. Pagkatapos po ay lalagyan din ulit natin siya ng lupa sa ibabaw. Ayan guys, napakaganda na aking aglonema. Ito guys yung mga ginagamit ko, mga nilalagay ko sa ilalim. Lalagyan ko siya ng bunot. Gugut-gutin yung bunot, guys. Tapos, ayan nga. Yung saging na pinabulok. Tapos, lupa. Yan po, guys, ang aking nilalagay sa aking mga paso na pinaglalagyan po ng aking aglonema. Sana'y may matutunan kayo sa aking video na to, guys. Kahit papano, nakatulong ako sa pagpapakita ko na kung paano ako maglipat ng mga aglonema kong plant. Sa pagkuha naman po ng mga suli o suloy ng aglonema, kailangan po ay itusokin yung mga palibot para madalay ang ganyang mga ugat nila para hindi sila mamatay pag inilipat. Madali lang naman pong mabuhay ang aglonema, guys. Hindi naman siya yung maselan na maselan. Yun nga lang talaga, huwag na ibibilad po sa araw. Pwede po silang mabilad ng araw kung halimbawa po ay hanggang ano, alas 7 hanggang ano, alas 10 yan, guys. Pwede na ulit sila ipasok para hindi na sisira ang kanilang mga dahon. Alam niyo guys, itong aglonema na ito ay nabibilang dun sa 10 maswerteng halaman. Yan po ang napanood ko po. Ito pa guys, ang tatlong klase ko pang aglonema. Sa susunod ko na sila ire-repot kasi maliliit pa yung suli nila. Suloy, ganyan. Kaya ito munang isang aglonema na to ang aking inirepat. Talagang puno na kasi sa iisang paso. Yung mother plant nila, marami na yung naging anak. Mausay siya. Yan ang aking ano, lipstick aglonema.
Naghahalaman na naman tayo ng ganito na sinasabi nilang maswerte. Ayun naman ay nasa tao lang po. Kailangan po natin gumawa. Huwag po tayong umasa na lang po sa sinasabi ng punsoy dito sa ating halaman. Kailangan din natin gumawa at para tayo ay mabiyayaan. Ayan guys, sana ay may natutunan kayo sa aking ginawa ngayong araw na to. At maraming pong salamat sa inyo guys. Thank you so much po sa inyong panonood sa aking mga video. Na sana'y huwag kayong magsasawa. I love you guys. I love you all. Dito guys, medyo malaking paso ito. So, dalawa po ilalagay ko para pag lumabong po siya, maganda yung pagkakaano. Agad mapupuno yung ano. Ito po yung plano ko dito. Kaya medyo malaking paso po yung aking pinaglagyan dito. Maganda rin po kasi pagka kumpul-kumpul po yung mga halaman na aglonema. Dito naman guys sa maliliit na paso, pwede lagay natin yung medyo maliit na suhi ng ano ng aglonema na pwede natin ilagay sila sa mga ano, sa center table. Maganda po rin kasi sila sa center table guys, sa mga gilid-gilid ng bahay nyo o kaya doon sa taas ng mga pasamano nyo, mga cabinet nyo. Pwede rin sila lagay sa kusina guys. Ito guys, oh, pwede rin gawin center table to. So guys, paalala ko nga pala sa inyo guys, ano, huwag po ninyong masyadong itatama sa araw. Tapos, halimbawa gusto nga ninyo paarawan ay, halimbawa ngayon, hanggang alas, ano, alas 11, pwede nyo na uli po siyang ipasok para po manatili maganda po yung ano. Ako naman tungkol na lalagay yung aking halaman na to kasi tumatama yung araw niya dyan ng ano, ngayon, alas 8. Mamaya niyan, wala na yan. Kaya maganda yung naaarawan siya. Ayan guys, salamat ulit.